The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love. The steadfast love of the Lord never ceases. Amen. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Oh Lord, great is thy faithfulness. Oh Lord, great is thy faithfulness. They are new every morning. They are new every morning, new every morning, oh Lord. Great is thy faithfulness, oh Lord. Great is thy faithfulness. Sabihin natin yung marapat natin dakilain. Marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahanga-hanga, kahangang tagapayo, amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Minsan pa po, marapat nating dakilain ang Panginoon, nag-iisang manlilikha, tanging tagapagligtas, kahanga-hangang tagapayo. Amen. Amang mapagmahal, siya'y kublihan, pag-asa ng lahat. Lahat ng tuhod sa kanya'y sasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Tanging pangalan niya ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Lahat ng tuhod sa kanya isasamba. Lahat ng tuhod sa kanya isasamba. Lahat ng labi magsasambit ng papuri. Hallelujah. Nang papuri, tanging pangalan niya ang itataas. Ang itataas, Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, Panginoon ng lahat. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Dakilain natin siya sa araw na ito. Diyos na dakila, tanging pag-asa, kahangahangang tagapayo, amang mapagmahal, kublihan, pag-asa ng lahat. Hallelujah. We give you all the glory, O Lord. Shikaya nararabase. Shoyo nararabo. Shikaya nararabase. Praise your holy name. Praise your holy name. Manaming Diyos, salamat po sa inyo sa umagang ito. Dakila ang inyong katapatan sa amin. Salamat po sa panibagong araw. Ano man ang kakaharapin ng inyong mga anak sa araw na ito, anumang problema, trabaho, intindihin, pagsubok, pag-uusig, salamat pa rin sa araw na ito, Panginoon. Hindi nyo kami iiwanan, hindi nyo kami pababayaan.
Salamat, O Diyos. Taglay namin ang inyong pangako. Lagi kayong kasama namin. Salamat sa inyo. Palakasin niyo po ang inyong mga anak habang sila ay nakikinig na inyong mga salita. Kayo po ay magliwanag sa aming puso't isipan. Magkaroon kami ng kalayaan, O Diyos. Palain niyo po ang mga salita na mahayag sa inyo, sa amin, Panginoon. Basbasan niyo po ito sa amin upang maging kalakasan ng aming spiritual na pangangatawan. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pagdakila. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Purihin ng Panginoon. Tuloy na po natin yung ating pag-aaral. Wine-welcome po namin dito yung mga missionary natin galing sa Pilipinas. Ayan po sila. La Tatay Pons, Pastora Gina, si Ma'am Mining, Pastora Babiana, at ang bida ng lahat, Ate Lina. Yeah. Dumating po sila sa Taiwan noong ano pa, noong kailan nga po ba yun? Bali Martes na, ng madaling araw. Pero kahapon lang po sila nakarating rito sa Kaohsiung. Welcome po sa inyo. Ate Gina, dadaling ko sila dyan sa bundok mamaya para makasama natin sa Bible study. Purihin ang Panginoon. John chapter 8. Tuloy po natin yung ating pag-aaral kahapon. Pinag-aralan natin na nandun tayo sa verse 32. Sabi sa verse 32, John chapter 8. Mag-ano nga isa sa inyo? Sulat ng ano? Talata. Oh, si Pastora Marilyn McDon ng Korea. Kumusta raw, Pastora Gina? Hi, kumusta? Oh. Sumunod ka na rito, Pastora Marilyn. John chapter 8, verse 32. Sabi po rito, malalaman ninyo ang katotohanan at ang katotohanan na magpapalaya sa inyo. Yan yung diniscuss natin kahapon. Tuloy po natin 33. Sumagot sila kay Jesus, nagmula kami sa lahi ni Abraham at kailanmay hindi kami naging alipin ng kahit sino, bakit sinabi mong palalayain mo kami? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Naisip nila, hindi nila kailangan ng kalayaan na galing sa Panginoon. Again, inuulit ko sa inyo, no? Paulit-ulit, hindi nakakaunawa itong mga ito. Kaya sa bawat sinasabi ng Panginoon, kontra sila. Nung sinabi ng Panginoon na magbibigay siya ng kalayaan, yung sumusunod sa salita ng Diyos ay lalaya, inisip nila, hindi naman kami nakakulong ah. Malaya naman kami ah. Pero sabi ng Panginoon, lahi kami ni Abraham, sabi nila. Pero sabi ng Panginoon, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang sino mang nagkakasala ay alipin ng kasalanan. Lahi kayo ni Abraham, yun ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, pero nagkakasala kayo, kaya alipin kayo ng kasalanan, kaya kailangan niyong palayain. May sinabi pa ang Panginoon rito, ang alipin, verse 35, ang alipin ay hindi namamalagi sa isang pamilya sa habang panahon, ngunit ang anak ay namamalagi magpakailanman. Ano gustong sabihin ng Panginoon sa kanila? Ngayon nyo lang naaangkin yan, na anak kayo ni Abraham. Pero kung kayo ay makasalanan, maisasantabi rin kayo, mawawala rin kayo sa sirkulasyon. Tignan nyo, balikan natin yung sinabi ng Panginoon sa verse 22. Sa verse 22, sabi ng Panginoon, kaya nag-usap-usap ang mga pinuno ng mga Hudyo, magpapakamatay kaya siya? Anong ibig niyang sabihin na hindi tayo makakapunta sa pupuntahan niya? 23, sinabi ni Jesus sa kanila, kayo'y tagamundo, at ako'y tagalangit, 24, kaya sinasabi kong mamamatay kayo na hindi napapatawad ang kasalanan ninyo, sapagkat kung hindi kayo maniniwala na ako ang Kristo, tiyak na mamamatay kayo na hindi pa napapatawad ang mga kasalanan ninyo. So ang gustong sabihin sa kanila ng Panginoon ngayon, pwedeng anak kayo ni Abraham, pero alipin kayo, hindi kayo palaging mamamalagi sa tahanan. Ngayon lang kayo pwedeng mag-angkin na anak kayo ni Abraham. Dahil darating yung panahon, pag namatay kayo, wala kayo, hindi napatawad ang kasalanan nyo. Pareho ng pahayag ang Panginoon kasi ang
ang paglapit sa Panginoon, mga kapatid, sa bagong tipan, hindi na sa biological, hindi na dahil sa lahi ni Abraham. Ang paglapit sa Panginoon ay pananampalataya na. Pareho sila ng sinabi ni Juan Bautista sa aklat ng Mateo, chapter 3. Nung si Juan Bautista ay nagbabautismo, dito tayo, sa chapter 3, verse 7. Nagbabautismo si Juan Bautista. Ganito po ang sinasabi. Mula sa verse 7 hanggang sa mga sumusunod. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo, mga Pariseo at Saduceo, pumupunta rin kay Juan, magpapabautismo rin. Now, marahil sabihin natin, tama naman pala yung gustong gawin eh, magpapabautismo rin eh. Alam nyo, maraming mga nahahayuan tayo pagka humahayo sa iba't ibang lugar, pagka mga estudyante ng Bible school ay pinapahayo. Meron din naman tayong napapatanggap eh. At iniisip ng iba, ilan napatanggap mo? 10 yung tumanggap. 15 yung napatanggap ko. Ang problema, pagkaraan ng 2 linggo, nasa na? Kaya nga, lagi kong ini-encourage yung iba, huwag tayong patanggap ng patanggap na parang ritual lang na ganun lang kadali. Ligtas ka na ngayon. Hindi mo nga alam eh kung tumanggap talaga sa Panginoon eh. Baka sa'yo tumanggap, pero sa Panginoon hindi. Kasi napasabay mo naman ang salita eh. Pero hindi mo naman alam kung yung puso ay totoo. Amen po ba? Tingnan niyo sabi ni Abraham. Basahin natin ang sabay-sabay. Ni Juan. Chapter 3, verse 7 ulitin natin. Ready? Go. Pero nang makita ni Juan na maraming Pariseo at Saduceo ang pumupunta para magpabautismo, sinabi niya sa kanila, kayong lahi ng mga ahas, sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Kaya nga nung sinabi nila na, hindi kami nakakulong, ba't mo kami palalayain? Lahi kami ni Abraham. Sabi ni Juan Bautista naman sa kanila rito, kayong mga lahi, lahi ng mga ahas. No? Ahas po rito eh. Sino ang nagsabi sa inyo na makakaiwas kayo sa darating na parusa ng Diyos? Verse 8, kung tunay na nagsisisi kayo sa mga kasalanan nyo, patunayan nyo ito sa inyong mga gawa. Mas masakit yung verse 9. Mateo chapter 3 po tayo, verse 9 na tayo. Ito mas masakit. Huwag ninyong isipin na hindi kayo mapaparusahan dahil mula kayo sa lahi ni Abraham. Tandaan ninyo, kahit ang mga batong ito'y magagawa ng Diyos na maging mga anak ni Abraham. Sabi ni Juan Bautista, nakikita niyo yung mga bato na yan? Kahit yan, kayang gawin ng Diyos na anak ni Abraham. Kaya huwag niyong ipagmalaki na lahi kayo ni Abraham. Nung maliit pa ako, laging sinasabi ng mga tao sa akin yan, huwag mong isipin na dahil pastor ang daddy mo, makakatanggap-tanggap ka sa Diyos. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ganon din ang sinasabi ng Panginoon dito. Si Ate Gina, i-share ninyo at pag-share ninyo, makikita niya na rin. Tapos i-message nyo siya na manood yung bagong iba Bible study po. Gusto nung maka-attend ng devotion. Okay, balik tayo sa John chapter 8. Nakakalungkot itong mga tagapagturo na ito, yung mga pinuno ng mga Hudyo, kasi hindi nila alam, bilanggo pala sila. Ang akala nila, dahil anak sila ni Abraham, malaya sila. Pero sabi ng Panginoon, alipin sila dahil sila'y nagkakasala. Ang Panginoon sana ang pwedeng, pinahayag ng Panginoon yan sa Lucas 4, pero mamaya na yun. Pumunta kayo sa Roma chapter 6, verse 16. Roma chapter 6, verse 16. Tingnan ninyo kung anong sinasabi rito. Roma chapter 6, verse 16. Sabi rito, hindi nyo ba alam, sabayan nyo ako pagbasa, hindi nyo ba alam, ready go, hindi nyo ba alam na alipin tayo ng anumang sinusunod natin?
Kaya kung sinusunod natin ang kasalanan, alipin tayo ng kasalanan at ang dulot nito ay kamatayan. Pero kung sumusunod tayo sa Diyos, mga alipin tayo ng Diyos at ang dulot nito ay katuwiran. Alipin ka nung sinusunod mo. Kaya kahit na iniisip mong malaya ka, ang totoo nakabilanggo ka. Dahil sumusunod ka sa kasalanan. At ang Panginoong Jesus ay dumating para palayain yung lahat ng naaalipin. Kaya lang, yung mga kausap niya ngayon na mga pinuno, ayaw siyang tanggapin. Sayang, ano po? Tingnan niyo, pahayag ng Panginoon yan sa Lucas chapter 4. Ipinahayag ng Panginoon yan yung pagdating niya. Lucas chapter 4. Sa verse 18, hanggang sa mga sumusunod. Lucas chapter 4, verse 18. May mga nagsasabing sila ay Kristiyano at minsan ay mga manggagawa na mga pastor na alipin pa rin ang kasalanan. Ano ibig sabihin nun? Pwedeng sa profesyon ay pastor ka, pero kung ikaw ay alipin ng kasalanan, ay kailangan mo ang kalayaan ng Panginoon. Tingnan niyo sa Lucas chapter 4, verse 18. Sabi rito, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Sige, basahin natin. Lucas chapter 4, 18. Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon dahil pinili niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang magandang balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. Well, nais kong sabihin sa inyo, walang kahit isang pinalaya ang Panginoon mula sa mga kulungan. Si Juan Bautista nga, nung nakulong, hindi dinalaw ng Panginoon. So, ibig sabihin, ang tinutukoy rito na kalayaan ay hindi yung sa mga rehas na bakal, kundi sa rehas ng kasalanan. Sa rehas ng pagkaalipin ng kaaway. Dumating ang Panginoon para palayain ang lahat. Anak man ni Abraham o mga dayuhan, mga hintil. Kaya lang hindi nila tinatanggap. At nais kong idagdag yan kasi gusto kong malaman ng bawat isa. Laktaw po tayo rito. Verse 36. Sa John chapter 8 po. John chapter 8. Verse 36. May kalayaan sa Panginoong Jesus. Tandaan po natin yan. May kalayaan sa Panginoong Jesus. Hindi natin kinakailangan na palaging nanghihina at bumabagsak. Dahil may kalayaan sa Panginoong Jesus. Pag ang Panginoon ay nasa sa iyo, meron kang tubig na nagbibigay buhay, meron kang liwanag na nagbibigay buhay, nasa iyo ang kanyang espiritu, nagbibigay ng buhay sa iyo. Ang katotohanan ay nasa sa iyo. May pag-asa pa bang magtagumpay sa iyo yung kahinaan? Sa mahabang panahon, niisip ko yan na pwede naman palang may kahinaan sa kasalanan Hindi, pag ang Panginoon ay nasa sa iyo, dadaigin niya yung sinful nature. Amen? Dadaigin yon ng Panginoon na nasa sa iyo, yung sinful nature mo. Mawawala sa iyo yon. Dahil ang Panginoon ay nagiging kalayaan sa iyo. Pero merong masakit na talata na gusto kong tuunan natin ang pansin. At nais kong ikalawang Pedro po, chapter 2. Ikalawang Pedro, chapter 2. Dito may binabanggit ang mga huwad na guro. Ikalawang Pedro, chapter 2. Kung mula verse 1, babasahin ninyo, tungkol yan sa false teachers. Nagtuturo din. Pero, huwad sila, false. Pwede kang nagtuturo, pero peki ka na tagapagturo. Pwedeng ang itinuturo ay salita ng Diyos, pero pwedeng ikaw naman, wala sa iyo ang Diyos. Natatandaan nyo, minsan, sabi ng Panginoon, yung mga tagapagturo ng kautusan ay nagtuturo ng mga sa utos ni Moses, salita ng Diyos, sundin ninyo ang itinuturo nila, pero huwag nyong gagayahin yung ginagawa nila.
So, pwede kang nagtuturo ng katotohanan, pero sa sarili mo ay walang katotohanan. Tignan nyo rito. Gusto ko sanang basahin lahat. 17 na lang tayo mag-umpisa. Sa verse 17 na lang po tayo mag-umpisa. Kalawang Pedro, chapter 2, verse 17. Sabi rito, ang mga huwag na gurong ito'y tulad ng mga natuyong batis at mga ulap na tinatangay ng malakas na hangin, inilaan na sila ng Diyos sa kadiliman. Mayabang silang magsalita, pero wala namang kabuluhan. Sinasabi nilang hindi masama ang pagsunod sa masasamang nasa ng laman. Kaya nahihikayat nilang bumalik sa immoralidad ang mga taong katatalikod pa lamang sa masamang pamumuhay. Anytime meron kayong marinig na tagapangaral at sinasabing, okay lang yan ganyan. Sumunod sa masamang pita ng laman. Hindi po pwede. Verse 19, ito masakit. Ipinapangako nila ang kalayaan sa mga nahihikayat nila. Yung susunod, basahin nyo. Pero alipin mismo sila ng mga kasalanang magpapahamak sa kanila, sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya. Nangangako sila ng kalayaan, pero alipin rin pala sila. Tapos inulit na naman yung binasa natin sa Roma 6:16, ano? Ano po yung nandito sa Roma 6:16, nakapareho dito sa verse, ano? Sa verse 19 dito, sa dulo, sapagkat alipin ang tao ng anumang kumokontrol sa kanya. So marami tayong makikita na mga tao na walking prisoner. Walking prisoner. Lumalakad ng malaya sa pisikal, pero ang totoo, nakakulong yung buhay. Hindi makawala sa kasalanan. Mga kapatid, may kalayaan sa Panginoong Jesus. Pwede tayong lumaya ng lubos. Ang tanong natin kahapon, pwede ba talagang makapamuhay na malaya ang isang tao? Pwede. Dahil ang Panginoon na nagpapalaya, yun ang unang-una niyang ipinahayag, Lucas chapter 4, yung binasa natin. Mag-uumpisa pa lang ang Panginoon ng pangangaral niyan. Katatapos niya pa lang tuksohin ng kaaway. At nung bumalik siya sa Nazareth, nagbasa siya at sinabi niya, sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon. Pinadala niya ako upang ipahayag ang mabuting balita sa mga dukha. Para ano raw, ano yung sabi sa Luke 4, napakaganda nung salita doon eh. Balikan natin sandali. Lucas chapter 4, yung 18, ano yung sa bandang gitna ng verse 18? Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na malaya na sila. Hindi nga ano eh, upang ipahayag sa mga bihag na lalaya na sila, hindi lalaya. Ano ba yung lalaya? Anong tensyon? Future. Ang sinabi ng Panginoon dito, yung mga bihag ay malaya na sila. Ano? Hindi, past tense na po yan. Malaya na eh. Hindi siya, ano, deliverance para sa lahat na nabibihag. Bakit sinabi ng Panginoon yan? Eh katatapos niya lang tapusin yung big boss nun lahat ng pagkaalipin eh. Katatapos niya lang talunin sa paligsahan si Satanas. Kaya nung dumating siya, nandito na ako, pwede na kayo magkaroon ng kalayaan. At ano yung sabi sa John chapter 8:36? Kaya kung ang anak ang magpapalaya sa inyo, talagang magiging malaya kayo. Dito napakahalaga na yung mga nilalapit natin sa Panginoon ay tiyak natin na sa Panginoon lumapit, hindi sa activity. May kausap akong pastor, isang hinahanga akong pastor doon sa Anan. Sabi niya, eh minsan marami lang kami pagka may basketball game eh. Kasi nahihahakot namin sa basketball. Pero pag wala na yung basketball game, konti na uli. Minsan nahihikayat natin sila sa activity eh. Pagka ang isang tao ay lumapit sa Panginoon dahil sa activity, dahil sa babae, dahil doon sa masarap na pagkain, hindi mo tiyak kung malaya yan. Pero kung may isang tao na talagang sa Panginoon lumapit ng buong puso, mga kapatid, may kalayaan sa Panginoon. Amen. May kalayaan sa Panginoon. Hindi tayo
may nagtanong sa akin minsan, paano po ba makakalaya sa ganito? Palagi nyo kasing maririnig ngayon sa mga tagapagturo na okay lang yung may kahinaan, okay lang yan. Covered yan ng dugo ng Panginoon, covered yan ng kanyang biyaya. Okay lang na bumabagsak-bagsak ka. Hindi. Pag ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa iyo, ang katotohanan ng Panginoong Jesus ay nasa sa iyo. Pag ang Panginoong Jesus ay nasa sa iyo, ang dapat, ang natural sa isang tao na pinananahanan ng salita ng Diyos, ano? Natural sa kanya na gumawa ng mabuti. Hindi natural sa kanya yung bumabagsak-bagsak. Kaya, tignan ninyo inyong sarili at lumuhod kayo sa Panginoon at sabihin nyo, Panginoon, kung meron pang mga bagay na hindi kayo nakakalaya, Panginoon, inaangking ko ang kalahayaan na nanggagaling sa inyo. At sumunod ka sa sinasabi ng Panginoon. Tuloy po tayo rito. Sa verse 38 na tayo, John chapter 8, verse 38 na po tayo. Malapit na pala tayong magtapos. Sabi rito, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na nakita ko sa piling ng aking ama, ngunit ginagawa nyo naman ang natutunan nyo sa inyong ama. Verse 39, sinabi ng mga tao, si Abraham ang aming ama, sumagot si Jesus, kung totoong mga anak kayo ni Abraham, tinutularan sana ninyo ang mabubuting gawa niya, ngunit tinatangka ninyo akong patayin, kahit sinasabi ko lang sa inyo ang mga katotohanang narinig ko mula sa Diyos. Hindi ginawa ni Abraham ang ginagawa ninyo, ang mga ginagawa ninyo. Mga ginagawa niyo ay katulad ng ginagawa ng inyong ama. Sumagot sila kay Jesus, hindi kami mga anak sa labas. Ang Diyos ang aming ama. Pinagmamalaki talaga nila, ano po? Parang may disconnect talaga eh, kasi mukhang ibang-iba yung sinasabi nila, ibang-iba naman yung sinasabi ng Panginoon. 42. Sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos ang nga ang inyong ama, mamahalin niyo sana ako dahil nanggaling ako sa Diyos, hindi ako naparito sa sarili kong kalooban, kundi sinugo ako ng Diyos. Verse 43, yan po ang mahalaga. Sabayan niyo ako ng pagbasa. Verse 43. Ready? Go. Hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi niyo matanggap ang aral ko. Hindi niyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi niyo matanggap ang aral ko. Sa Panginoon pala, kailangan tanggapin mo muna bago mo maintindihan. Sa atin, intindihin ko muna bago ko tanggapin. Sa atin, gusto natin ay to see is to believe muna. I need to understand before I will accept. Kailangan maintindihan ko. Ay sa Panginoon iba, you need to accept Him first before you understand. Ganon din pagdating sa pananampalataya, di po ba? Kailangan paniwalaan mo muna bago mo makita. Ganyan din sa lahat ng sitwasyon. Kung may problema ka man, meron kang kabigatan, meron kang ipinapanalangin, paniwalaan mo muna na natanggap mo bago mo matanggap. No? Ngumiti ka na muna, maging masaya ka na muna. Yung iba kasi, magiging masaya lang, magiging payapa pagka may nakita na. Ang saya-saya, o bakit? Eh kasi tinugon na ako ng Panginoon. Ang totoo pa lang dapat na style, masayang-masaya ka na, oh, saya ko, praise God. Oy, bakit ang saya-saya mo na? Tinugon ka na ba? Hindi pa. Eh, ba't ang saya-saya mo na? Ibinigay ko na sa Panginoon eh. Pwede masaya na ako. Naintindihan niyo po ba? Ang basis ng iyong pangunawa, kagalakan, kapayapaan, ay yung pagtanggap mo sa Panginoon. Tandaan niyo yan, ang basis ng kapanatagan mo, kagalakan, ay yung pagtanggap mo sa Panginoon. Hindi mo man naiintindihan yung mga sitwasyon. Eh dahil tinanggap mo ang Panginoon, payapa ka na. Ulitin kong basahin yon at dyan na tayo magtapos dahil alas 6 na po. Sabi rito, hindi nyo maintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. Yung understanding before believing, mali pala yon. Dapat pala, believing first before you understand. Dahil pagka tinanggap mo ang Panginoon, nabubuksan sa iyo ang iyong espiritu, pumapasok sa iyo ang kanyang espiritu, at ipinapaunawa sa iyo ang lahat ng bagay. Ituloy po natin bukas ang pag-aaral na ito. At hilingin natin sa Panginoon na pagdating sa kalayaan, wag lang nating pag-usapan. Maranasan natin. Kasi, mga kapatid,
Kagaya nung binanggit ko nung isang araw, yung isang kapatiran natin na dating lasinggero, inigarilyo, minsan yon sisimba na lang, napunta pa sa disco. Kaya tinatanong ko, nasa na si ganito, nasa na si ganyan? Dalawang kapatiran natin, doon sa anan. Wala po. Eh, tignan natin sa dorm. Tinawagan namin sa dorm. Umalis naman. Ay, ba't hindi natuloy dun sa, ano, sa simbahan? Sa diskuhan na, napaliko. Biglang naaya. Nung gabi, tumatawag sa akin at umiiyak pareho. Kasala po kami. Ngayon, salamat sa Panginoon, pinalaya na sila ng Panginoon. Naintindihan nila, malaya na sila. At nung minsan nag-aantay sa akin sa Black Building, nakita nila yung mga lasenggo na dumadaan, yung mga ano, at nakita nila, ganun pala ako dati. Napakasama pala ng buhay ko, napakapangit pala ng itsura ko. Alam ninyo, yung hindi malaya, hindi niya alam na, ano, hindi niya nararamdaman yung kagaangan ng kalayaan sa Panginoon. Only when you have been freed, yung nakaranas ka ng kalayaan, saka mo maiintindihan gaano kapangit yung buhay na nakabilanggo. Sa oras na magkaroon ka ng kalayaan sa pag-aalala, dun mo lang maiintindihan, bakit man tagal-tagal ko nag-alala? Eh, dapat pala, noon pa lang eh, binigay ko na sa Panginoon eh. No, yung matagal na nanghihina, ba't ba ako nanatili sa... Eh, dapat pala naiintindihan ko, malaya na ako eh. There is liberty. Ano sabi ng Panginoon, verse 36? Ang pinalaya ng anak ay malaya talaga. Malaya talaga. Hindi, ano, hindi malaya nga. Yung talagang, ano, 89% na namalaya ako. Sa eskwelahan, pwede yan. Ipinapasa ka sa grade 1 kahit 89% ka lang. Ang totoo, pinapalakpakan ka pa nga eh. Lalo na pag 94% ka, pinapalakpakan ka. Kaya lilipat ka na sa grade 2. Eh, paano yung 6% na hindi mo na master? Tapos pagdating mo sa grade 2, 90 ang grade mo, papalakpakan ka na naman. Eh, paano yung 10%? O, di nung grade 1 ka, may 4%. Nung grade 2 ka, may 10%. Pero grade 3 ka na. Kaya ano nangyayari sa atin? Pag high school na tayo, anong lagi natin sinasabi? Di ko na nga matandaan yung lahat ng tinuro sa amin eh. Pagka-college ka na, anong iniisip mo? Oh, pinag-aralan namin na high school. Wala naman pakinabang eh. Kasi hinayaan kang umusad kahit hindi ka naging ganap dun sa pag-aaral na yon. Ganun sa paraan ng tao. Sa paraan ng Diyos, hindi. Dadalisayin ka niya. Para pagka ikaw ay, ano, kaya nga may mga pagsubok eh, kaya may mga iba't ibang, dadalisayin ka ng Panginoon para when He moves you to the next level, talagang yung dinaanan mo, nakalaya ka na talaga doon. Dinadalisay ka ng Panginoon. Magtapos nga tayo dyan sa aklat ng Epeso chapter 5. Sa verse 27. Umpisa natin sa verse 25 para sa mga lalaki. Epeso chapter 5 mula 25. Mga lalaki, mahalin ninyo ang asawa nyo tulad ng pagmamahal ni Kristo sa kanyang iglesia. Inihandog pa nga niya ang kanyang sarili para sa iglesia. 26. Upang maging banal ito matapos linisin sa pamamagitan ng bautismo sa tubig at ng salita ng Diyos, ginagawa niya ito para maiharap niya sa kanyang sarili ang iglesia na maluwalhati, banal, walang kapintasan at walang anumang bahid o dungis. Pag ang Panginoon ay nasa sa iyo, hindi ka hahayaan niya na okay ka na, kahit papano nagagamit ka naman. Hindi, lilinisin ka ng Panginoon, aayusin ka ng Panginoon para pag tinignan ka na ng mga tao, napakalinis, walang bahid, sa malalim na salin, walang anumang dungis o kulubot. Now, physically, siguro kumukulubot ka. Physically, palapad ng palapad yan. Pero yung pagkatao mo, lalo ka nagiging maluwalhati sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. So, magtapos tayo sa salitang ito, mga kapatid, may kalayaan sa Panginoon. Kung merong pang pagkakaalipin sa inyo, mag-umpisa na kayong magsalita
malaya na ako. Malaya na ako. Hindi na ako susunod dyan. Ayoko magpaalipin dyan. Ano yung sabi Roma 6:16? Tsaka 2 Peter chapter 2, verse 27, ano? Alipin ka nung sinusunod mo. Kaya kung magpapaalipin ka rin lang sa Panginoon na. Ang Panginoon na sundin natin. Amen? Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa inyo. Mabigat man ang inyong pagtuturo, tinatanggap namin ito. Tulungan niyo kami na lumayo sa lahat ng anyo ng kasamaan. Pero Panginoon, alam niyong hindi namin kaya. Pero salamat dahil pumasok kayo sa aming buhay at kayo ang bumabago sa amin. Continue to work in our lives, O Lord. We humbly ask you, bigyan niyo po ng kalayaan ang lahat ng mga anak ninyo. At maintindihan namin na nung dumating kayo sa amin, malaya na kami. Hindi na kami dapat naaalipin. Malaya na kami. May authority na kami na labanan ng lahat ng gawa ng kaaway sa aming buhay, sa mundong ito. You are in us. Whom the Son sets free is free indeed. Yan nawa ang maging pahayag namin sa bawat araw. At pagka bumabanat ang kaaway, bumanat din kami. Kayo ay nasa sa amin na. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak. Palakasin niyo po ang bawat isa sa araw na ito. Po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sister Yoli, salamat po sa inyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. Bumati kayo. Matagal na hindi nakakabati mga taga-Kaosyong eh. Tagal akong gar, mga magulang. Batiin mo. Ano ba tawag mo sa kanila? Amang. Amang. Taga Itiagi po, ma'am. Itiagi Isabela. Oh, honey. Oh, yan na po, yung ating mga missionary. Magandang maga po. Palain po kayo ng Diyos. God bless po sa inyo. Bukas po ulit.